Sa huling pag-uusap ng Pilipinas at ng Department of Defense ng Amerika sa Pentagon, patungkol sa pag-procure ng Pilipinas ng mga F-16 multi-role fighters gamit ang Foreign Military Financing ng Amerika sa Pilipinas, ay napagdesisyonan ng ating Department of National Defense na 40 bagong F-16 Block 70 Vipers na ang kukunin ng Pilipinas mula sa Lockheed Martin. Ang pagbayad nito ay mostly galing sa military financing program ng Amerika, at ang Pilipinas ay maglalabas din ng kunting halaga para dito. Ito ang impormasyon na ibinunyag ni Max Montero sa kanyang Facebook page na Max Defense, at sinasabing mula ito sa isang source na may kinalaman sa foreign military financing programs ng Amerika. Base umano sa impormasyon na ibinigay, ay tila isinantabi muna ng Department of National Defense ang JAS-39 Gripen mula sa Saab Sweden, at ang Philippine Air Force ay unang tatanggap ng mahigit 3 squadron na mga F-16 Vipers. Ang nasabing pagtatalakay ng Amerika at Pilipinas sa proyektong ito, ay sinasabing nasa advanced stage na ibig sabihin ay naplantsa na ang lahat na kailangan, at maaring ang pag-release ng $500 million military financing allocations ang siyang hinihintay ng Department of Defense ng Amerika, para may pagkukunan na maging initial down payment ng pagbili nito, bago formal nang bibilhin ang mga nasabing fighter aircraft sa Lockheed Martin. Maaring isa sa mga nagtulak sa Pilipinas na unahin ang mga brand new na mga F-16 Vipers, ay ang katotohanang napakalaking tipid ng Pilipinas sa logistics and spare parts ng mga fighter jets na ito, dahil ito rin ang ginagamit ng Amerika, at kumpleto sila sa mga spare parts and logistics dito, bagay na e-share nila sa Philippine Air Force, na bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ibig sabihin, hindi naman lahat, ngunit halos Amerika ang magsusuport sa mga fighter jets na ito, upang mananatiling airworthy ang mga ito sa kamay ng Philippine Air Force. Ngunit patungkol sa concern ng marami sa delivery time ng mga fighter jets na ito. Dahil sa pinakahuling impormasyon, dahil sa dami ng nakapila na bibili sa mga fighter jets na ito, ay sinasabing kahit mapirmahan pa ang kontrata ngayong taon, ay aabot pa ng 3 taon bago maumpisahang gagawin ang mga fighter jets na ito para sa Pilipinas, dahil marami na mga bansa na una nang naka-order ng mga fighter jets na ito sa Lockheed Martin, at halos puno na ang lahat ng kanilang mga manufacturing plants. Ngunit may good news naman ang Lockheed Martin patungkol sa problemang ito ng mga bansang nais ding bumili ng mga F-16 tulad ng Pilipinas, dahil noong nakaraang buwan, ay inanunsyo ng Lockheed Martin, na ongoing na ang kanilang pagtayo ng mga bagong manufacturing plants ng mga F-16, upang mapalakas pa ang kanilang production rate, at mapabilis ang pag-deliver ng mga nasabing fighter aircrafts, at mapaiksi ang queue time ng mga bagong customer nila. Inaasahang kaya ng mga baging manufacturing plant na ito, na makakabuo ng 200 hanggang 300 na F-16 hanggang year 2030, bagay na makakatanggal sa pagdududa ng mga bagong customer tulad ng Pilipinas para bumili ng mga fighter jets na ito, kaya hindi na maging problema ang longer waiting time na inaalala ng karamihan. Ngunit meron din tayong pagdududa sa balita na ito ni Max Montero, bagamat isa siya sa pinagkakatiwalang source of information sa mga bagay na may kinalaman sa AFP Modernization Program, ito ay ang halaga ng 40 brand new na mga F-16 Vipers. Kung ating pagbabasihan ang pagbili ng Taiwan ng 66 na F-16 Vipers noong 2020, nagkakahalaga ito ng $8 billion, o nasa $120 million bawat isang fighter jet. Kung tama ang sinasabi ni Max Montero na 40 brand new na F-16 ang gusto ng Department of National Defense, ito ay magkakahalaga ng humigit kumulang $4.8 billion. Ang inaasahang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas sa kanilang Foreign Military Financing Program kung maaprobahan ang bagong batas na inihain ng kanilang mambabatas, na maliban sa naunang $500 million ngayon, ay magbigay pa ng $2.5 billion ang Amerika sa loob ng 5 taon, ay aabot lamang sa $3 billion ang kabuuhang mabibigay sa Pilipinas, ito ay nangangahulugang ang Pilipinas ang magbabayad sa $1.8 billion, o humigit kumulang 108 milyon pesos. Bagamat maaring mas mababa sa $4.8 billion ang magiging presyo sa 40 F-16 ng Pilipinas, dahil ang presyo sa Taiwan ay nakabase sa complete package,
habang ang sa Pilipinas ay maaring kukunin ng Department of Defense ng Amerika sa kanilang logistics supply ang mga spare parts and other logistics items na kasama sa purchase package, ngunit lalagpas pa rin ito sa $3 billion. Ang calculation na ito ay ipinagpalagay natin na lahat ng pera na ito ng Amerika ay gagamitin lahat sa multi-role fighter acquisition program ng Philippine Air Force, at wala nang ibibigay para sa Navy at Army. Kaya naman, tayo ay naniniwala na maaring hindi mga brand new lahat ang mga F-16 Vipers na ito, kundi maaring may mga halong second-hand ngunit upgraded to latest Block 70 Vipers variant. Kung ganito nga, then mas makatotohanan ang balitang ito ni Max Montero. Kung isang squadron ang brand new at second-hand na ang iba, at acquire pa ng Amerika ang mga spare and other logistics items na kasama sa purchase package, then magiging humigit kumulang $90 million na lang ang isang F-16, o $1 billion na lang ang isang squadron ng brand new na F-16, kaya magkakasya na ang $3 billion na ito na ibibigay ng Amerika, o maaring susubra pa, at may maibibigay pa para sa pangangailangan ng Navy at Army. Ang Philippine Army ay nangangailangan din ng mga High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, at inaasahang aambunan din sila sa pera na ito ng Amerika. Ang ating Department of National Defense para sa susunod na taon ay bibigyan ng gobyerno ng 75 billion pesos para sa kanilang AFP Modernization Program. Bagamat di hamak na mas mataas ito sa 50 billion pesos na binigay ngayong taon, na pinambayad lamang sa mga ongoing projects kaya walang malaking project na napirmahan, ngunit mas mababa ito sa inasahan sanang 200 billion pesos kung susundin ang dapat sanang 2 trillion na allocation sa AFP Modernization Program sa loob ng 10 taon. Malinaw na hindi pa rin nasunod ang 200 million pesos bawat taon. Ganun pa man para sa susunod na taon na 2025. Dahil sa wala na halos binabayaran ng mga malalaking mga ongoing projects maliban sa ilang bilyon na natitirang babayaran pa para sa BrahMos missiles ng India at maritime patrol aircrafts mula sa Israel at mga warships sa South Korea. Kung saan base sa ating calculations ay di nalalagpas sa 25 billion pesos, ito ay nangangahulugang may halos 50 billion pesos ang ating AFP Modernization Program, na kanilang magagamit bilang down payment sa mga kagamitang pandigma na nais nilang bilhin. Bagamat ang 75 billion pesos ay proposal pa lamang, at inaasahan nating pagdating sa Kongreso na vocal na ngayon natataasan nila ang budget para sa AFP Modernization Program, ay baka madadagdagan pa ito. Ganun pa man, kahit hindi na ito madadagdagan, ay marami na ang mabibili ng 50 billion pesos bilang 10% down payment sa mga nais nilang acquisition projects.